So ayun na nga, lalabas na naman kami ulit mag-ina. Pero this time kakaiba naman, maghahanap buhay naman kami. Oo, kasama ko si Bill habang nagtatrabaho. Pero part-time job lang naman to habang walang magawa sa bahay. Nadiscover ko to habang nag-iisip ako kung anong pwede kong gawin para kumita na kasama ko si Bill. So ito na nga, ipapakita ko sa inyo yung app na to. Ayan yung Dasher app. Para siyang Grab sa atin sa Pinas. So ayan, nakikita nyo, very busy. Ibig sabihin nun, marami nagpapadeliver. So madaming opportunities. Pag maraming deliveries, mas maraming kikitain. Depende lang naman yan sa oras. So ayan, magsa-start na akong mag-dash. Uy, ayan, tama-tama, may nag-order sa Jollibee. Yes, meron ding pong Jollibee dito. So pupunta na kami sa Jollibee para pick upin yung order. Pagdating doon, i-click mo lang yung arrive at store. Tapos pag ready to pick up naman na yung order, pwede ka na pumunta sa loob ng store para kunin. Tapos papakita mo lang yung name ng nag-order and then confirm pick up. Tapos i-deliver naman namin to sa nag-order. Hala, ano ba yan? Ang bango-bango, nakakagutom. Sa pangalang itong nagagawa ko, natitemp na akong bumili. So ayun na nga, papunta na kami dun sa nag-order. Alam niyo ba guys, dito sa Amerika, marami talagang mga ways para kumita. Basta masipag lang kayo at hindi mapili. Ako, teka lang, naligaw-ligaw na ako nitong Google Map. Kaya napatawag na tuloy ako sa customer. Hala, akala ko Pilipino. Yung pala ibang lahi, napasabak pa tuloy ako ng English nito. I got lost. Kailangan ko muna i-click yung complete delivery. Para matanggap ko naman din yung earnings ko. Tapos noon, maghahantay naman ako ulit ng deliveries. Kaya nagustuhan ko tong DoorDash kasi instant money siya. Pagkatapos mo mag-dash, pasok agad yung sa debit card mo. Wait, tama-tama, malapit lang, 1 minute away. For $7, inaccept ko na kasi super lapit lang naman. So ngayon, papunta naman na ako dun sa store para kunin yung i-deliver ko. O nga pala guys, mayroon naman ding option para i-decline kung ayaw nyong tanggapin yung order na yon. Kasi minsan, hindi naman nagtitip yung customer. Siyempre, dun tayo sa mas malaking tip, no? Tapos baka mamaya malayo pala yung bahay niya kung saan siya nag-order. Kaya pwede nyo namang i-decline. Siyempre, para sa akin, pag no tip, no tip. Dun na nga lang ako umaasa sa malaking tip eh. Nakatulog na pala yung body ko. Ito talagang si Bill kung kailan nakasakay sa kotse, tulog. So ayan, nakarating na nga kami dun sa dedeliveran ko. Kaya ito, tumatakbo ako guys. Pero kasi pag ganito mga apartment, ang bagal minsan ng elevator nila. Kaya nagmamadali ako. Tapos minsan pa kaya walang elevator. Kaya todo takbo talaga ako kahit paakit hanggang 5th floor eh. Isip ko na lang, exercise ko to. Tamo to, ang bagal pa magbukas ng pinto. Ano ba yan? Buti na lang katabi lang ng elevator yung unit. Naghahantay na rin yung customer. So ayan na nga, pabalik na ako ng kotse. Alam niyo ba guys, basta masipag lang kayo dito sa Amerika at hindi kayo namimili ng trabaho, super worth it talaga yung kikitain nyo. Pero syempre, alam naman natin na iba pa rin talaga pag meron tayong mga profesyon. Pero syempre, ito pinapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nga palang pagdadash ko, 2 oras lang to. At saka dun lang sa time na kung saan yung busy. So meron ka rin namang pahinga. So ipapakita ko pala sa inyo guys yung kinita ko sa buong pagdadash ko ng ilang araw sa week na to. So ito na nga, tinapos ko muna yung pagdadash ko. So ayan yung summary. Sa araw na to, ayan yung total na pagdadash ko. Tapos ito naman yung buong week na 3 araw na ginawa ko. Pwede na diba? Lalo na siguro kung may regular job na ako. Malaking extra income na to. Yun lang naman mga kabayan. Fighting!